Dati yung bahay namin, squatter area. Kaya yung mahirap siyang daanan. Tapos, paghahanapin mo siya, mahirap mong anuhin siya, hanapin kung iikot ka saan, kung doon banda, banda dito, banda doon. Mahirap siyang anuhin. Tsaka yung pag ano, hindi mo makita yung araw kasi dikit-dikit yung bahay. Dati yung buhay ko dati yun, walang patutunguhan gawa ng mga barkada, iinom doon, iinom dito. Para simple lang yung buhay mo kasi squatter, wala nang pag-asa, yung ganun. Tapos yung nakita na may bahay na maganda, parang masarap tingnan na ano. Yung mga tao, parang nag-ahalubilo na kayo. Kasi dati ano eh, hindi mo kilala yung bawat isa eh. Kahit po yung pinsan namin, hindi ko kilala. Kasi kahit dikit-dikit siya, hindi kami nagkukwentuhan. Hindi kagaya ngayon, pagbukas mo pa ng pinto, nandiyan na sila. Kukwentuhan kayo, may banding kayo araw-araw. Kasi yung pananaw ko noon, makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. At mapag-aral ko lang ng ano yung mga anak ko ngayon. Kasi squatter, parang wala nang pag-asang mabago yung buhay, yung bahay. Bali, ang naging pananaw ko ngayon sa buhay, marunong na akong magmahal sa kapwa ko. At yung mga pangangailangan namin na ibibigay ko na gawa nga dito sa disenteng bahay. Ngayon, maganda na yung bahay namin kasi hindi na ano, hindi na squatter, tsaka yung pag hanapin mo siya kung saan yung bahay mo, madali na siyang hanapin. Hindi ka na maliligaw, tsaka parang safe ka na. Lalo na yung nalagyan na ng street light, tapos naayos na yung mga bahay. Pumasok yung gawad kalinga rito, hindi lang sa tema ng paggawa ng bahay, paggawa rin, tumulong sa kapitbahay, hindi lang pati sa spiritual na pangailangan namin, naibigay din nila sa amin, kaya malaki yung pinagbago ng pakikitungo namin sa kapwa at sa mga, lalong-lalo sa mga dating maling ginagawa namin, ngayon na wala na, totally wala na. Masaya, sobrang masaya. Kasi kagaya ngayon, dalawa lang kami ng anak. Kumbaga safe kami, panatag kami. Kumbaga anytime na ano, parang wala nang accident. Kasi noon nag-squatter, di ba, uso yung sunog, yung kuryente, yung dikit-dikit. Kagaya ngayon, sa awan ng Diyos, lahat maayos na. Malaking pinagbago kasi nagkaroon na kami ng disenteng pamumuhay, nagkaroon na kami ng disenteng bahay. Gawa nung ano yung kasi sa disenteng bahay natural na magkaroon ka ng disenteng pamumuhay. Ngayon na bali yung mga anak ko hindi ko na napapabayaan. Nagiging active na ako sa mga kapwa ko, kamiyembro sa Gawad Kalinga. Naging malapit ako sa Panginoon ngayon. Nagpapasalamat kami sa nagbigay sa amin ng tulong sa ganito kasi kung hindi po kami pinasok ng GK, ng Gospel for Christ, kumbaga ganun pa rin po kami, squatter pa rin. Kumbaga ito, pinagawa namin para makita nila na pinagsikapan namin, pinaayos namin maigi yung bahay sa abot ng makakaya, lalo na asawa ko kasi sa buong naghahanap buhay. Kasi siyempre maganda yung labas. Natural na maganda yung pagandahin na rin namin yung loob kasi siyempre mas kampante ka pag may kaayusan din yung loob ng bahay mo. Ito po yung ano, kumbaga, para din makita nila na pinagsisikapan namin na pagandahin yung mga bigay sa amin. Siyempre, masayang-masaya gawa ng marami ka ng kakilala. Maganda na yung bahay mo, may tuturing mo ng disente yung pamumuhay mo. Ngayon, masayang-masaya kami, buong pamilya ko. At nagpapasalamat din kami sa mga nag-donate sa amin ng bahay. Hindi dahil sa kanila, hindi na magiging disente yung buhay namin, hindi na kami magkakaroon ng disenteng bahay. Oh,
Where we live, only for the children.